Nag-walk-in na ang senior citizen na si Wilhelmina para mabakunahan kontra COVID. Pero bigo rin pagdating sa vaccination site sa Valenzuela City. Lebos na raw yung gamot. Naantay namin yung sabi sa barangay, yung panyaya para sa vaccine. Naabot kami ng ganito ng pecha. Wala pa rin yung panyaya. Nakalista pa lang, wala pa schedule. 200 doses na lang kasi ng bakunang gawa ng Moderna ang natitirang pang first dose ng lungsod na ini-roll out kanina. Wala munang bakunahan ngayon dito sa Pasolo Elementary School na isa sa 3 corporate vaccination sites sa Valenzuela City. Yan ay habang nagaantay ang lungsod ng dagdag na supply ng bakuna mula sa national government. Tuloy naman ang pagtuturok ng second dose sa 9 na COVID vaccination sites. Pero paubos na rin sa linggong ito ang supply nila ng 2 dose ng Sinovac. Yung industry sites namin, wala kaming choice kasi puro pang first dose po sila. So we have to close po yung 3 vaccination sites namin for industry. If walang magiging stocks po, mag-stop kami by Friday ng second dose din. Wala rin munang first dose COVID vaccination ng mga manggagawa sa Makati City dahil pa rin sa kakulangan sa supply ng bakuna. Medyo bumagal po talaga tayo kasi kulang po talaga ang supply. Doon na lang tayo sir, mga 2,000 to 2,500 na lang per day. Sa Quezon City, hanggang bukas, Martes na lang din aabutin ang natitirang bakuna para sa first dose. Sa Muntinlupa, ipinagbawal na muna ang walk-in sa mga vaccination site simula ngayong araw dahil sa limitadong supply ng bakuna. Habang sa Las Piñas, bumagal din ang pagbabakuna dahil kapos ang supply para sa first dose. Pero ayon sa DOH, parating naman na ang mga bakuna. Supply pa rin ang ating issue, no? So hindi naman po yung kontrolado ng ating gobyerno, hindi rin po yung kontrolado ng ating mga local governments. So dadating po ang ating mga supplies maybe on the second week of July, at dito po mare-replenish natin ang mga stock. Sa higit 17.4 million COVID vaccine doses na dumating sa bansa, nasa 11.7 million ang naiturok na hanggang kahapon. Higit 2.8 milyong individual naman o nasa 4% pa lang ng target na 70 million Filipinos ang fully vaccinated, habang higit 8.8 million ang nakatanggap ng first dose. Vivian Gulia, ABS-CBN News.